Hello, Kablabs! So, bilang nandito po tayo sa Tel Aviv and meron tayong get-together. Interesting yung topic natin today kasi request uli ito ng isa sa ating subscriber. Ang pag-uusapan natin ay ano daw ang tips or maipapayo namin sa mga LDR or long distance relationship. So, first of all, ipapakilala ko muna si Steve SERQUÑA. Please subscribe to my YouTube channel. Subscribe agad. Okay, and... Kuya Makdo. Kuya Makdo, and... Orlie Win. Hello, kabilabs. So, pag-uusapan natin ngayon ng LDR. So, dito po sa group namin, ako lang po kasi yung babae na may asawa. And the rest, mga dalaga pa. So, okay. First of all, sa'yo, LDR. Anong may ipapayo mo sa kanila? Iba yung long distance relationship kasi sa akin. Isa ako sa mga LGBT community. So, ang i-share ko sa inyo based on sa experience namin na sa part ng LGBTQ. Mahirap, syempre mahirap kasi alam naman natin na hindi biro ang isang relasyon na long distance relationship. Tapos, siguro yung maipapayo ko, kapag wala kang tiwala sa sarili mo, huwag ka muna magmahal. Kasi kahit na pilitin mong magmahal kung wala ka namang tiwala sa sarili mo, maapektuhan yung mahal mo, kumbaga. Maapektuhan na hindi mo siya pagkakatiwalaan kasi nga wala kang tiwala sa sarili mo. Tapos kapag nagmamahal ka, wala ito sa distansya, lapit o layo ng karelasyon mo kasi meron ngayong mga mag-asawa, mag-girlfriend, magkasama sa bahay. Tapos eventually, maghihiwalay sila. So, wala yun doon sa layo o lapit. Kung nagmamahal ka, dahil nagmamahal ka lang. So, kailangan kapag pumasok ka sa isang relasyon kagaya namin, long distance relationship, kailangan buong-buo yung tiwala mo. Tapos, kailangan mong pagkatiwalaan yung partner mo. Tapos wag kang pumasok sa isang relasyon na dahil single ka lang. Kailangan kapag pumasok ka sa isang long distance relationship, dapat handa ka sa lahat ng magiging consequences kasi syempre, 'di ba? Hindi siya biro talaga, hindi siya laro kumbaga na pwede mong hindi pa naman kayo magpapakasal kumbaga, or sila ate kasi, sila kuya, mga kasal na sila. Kumbaga, yun nga, doon papasok yung thoughts na sinasabi sa simbahan na kapag nagpakasal ka, kailangan, hindi siya ito kagaya ng kapag sinubo mo yung mainit na kanin na pwede mong iluwa. Kapag nagpakasal ka, kailangan panindigan mo kasi nagpakasal ka na nga. So, balik tayo doon sa long distance relationship. Kung talagang mahal mo yung isang tao, patunayan mong mahal mo siya, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa kanya. Kasi yun lang yung magiging pundasyon nyo. Tsaka syempre, kailangan yung lumapit kay Jesus. Tapos kapag may mga problema kayo, it is better na mag-open kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatid nyo, ganyan, para at least papaano, naliliwanagan kayo para hindi lang iisa yung desisyon nyo. Yun. Para sa akin, yun yung maipapayo ko sa mga kababayan natin na pupunta dito na biglang magiging long distance relationship sa kanilang mga mahal sa buhay or yung mga jowa nila. Yeah. Okay, so ako, next ako naman bilang babae, nag-iisa babae. So, 10 years na po akong OFW. And siguro ang naging sikreto naming mag-asawa is communication. Number one na pundasyon yun kapag ka long distance relationship, hindi mawawala yung communication nyo. And syempre, yung tiwala nyo sa isa't isa. Ito yung laging sinasabi ng asawa ko na hindi ko makakalimutan. Lagi niya sinasabi na wala yan sa magkalayo or magkalapit. Kasi may mga case na magkasama sa isang bahay and yet, yung isa, naloloko sa katrabaho niya or sa work niya, ganun. So, wala yan sa layo. Wala yan sa layo. Nasa tiwala yan. And sa pagkatao, minsan kasi nasa pagkatao din ng isang tao. Sorry! Pero kung talagang ano talaga, yun, hindi talaga magtatagal ang isang relasyon. Lalo ng pag long distance. Ang may papayo ko lang, kailangan, bago kayo mag-abroad, hindi, ano,
yung tiwala nandun, syempre, number one yung tiwala. Number two, yung communication. Huwag na huwag mawawala sa inyo ang communication kasi dyan nagsisimula na syempre yung isa maghahanap. Yun. And syempre, number three, yung faith nyo kay God. So, yun yung huwag na huwag nyong kakalimutan bilang mag-asawa. Yun. Yun siguro yung masasabi kong sikreto namin mag-asawa. Na kahit na 10 years na kami magkalayo, ay intact na intact pa rin. Yun. Thank you! And next? Ano yung question? Anong take sa LDR? Ah, okay. Ako naman ay dati nasa ano ako, Taiwan. 9 years ako sa Taiwan. Tapos, nag-LDR kami ng 3 years. Andun ako sa, ay, dito na siya noon. Tapos may kontrata pa ako ng isang kontrata doon sa Taiwan. Bali, 3 years din. So, 3 years yung LDR namin. So, mahirap doon kasi hindi mo siya nakikita, hindi mo alam kung ang ginagawa niya, saka hindi niya rin alam yung ginagawa mo. So, di maiwasan yung ano, yung mag-aaway, lalo pag ano, pagdududa, lalo pag siyempre mag-syuta pa lang kayo, mag-boyfriend, girlfriend. Kaya di maiwasan yung away. Kaya ang ginagawa namin doon, dati, lagi kaming nag-ano, yung video chat, naka-camera, lagi kahit natulog. Kahit na magkaiba yung oras namin, magkaiba yung oras doon sa dito. CCTV. Oo, laging ano, laging naka-webcam. So kahit natulog na, tulog na siya, kahit tulog na ako. Naka-open pa rin yung camera, kaya yun, medyo maganda yung ano namin, yung kahit na leader kami. May ano man, may away man, pero naano pa rin siya. Kaya communication yung ano maganda. At saka tiwala. Yun lang. So ako naman, syempre, ako na yung pinakahuli, eh lahat naman na nasagot na nila. Tiwala, yan, unang-una, tiwala din sa Diyos, tiwala sa iyong partner, tapos respeto na rin. Kung may respeto ka, hindi mo gagawin yung mga ganong bagay. Tapos yung iisipin mo kung ano yung mga naging plano nyo bago ka umalis, kung ano yung naging pag-uusap nyo, kung ano yung mga naging balak nyo pagdating ng araw na nagawa nyo na yung mga binabalak ninyo. Yun yung naiisipin mo, yun yung goal nyo, kung ano yung, yung reason na umalis ka, dun ka magbabalik. Kung anong, ano ba talaga, ba't ka nandito sa ibang bansa, para kanino, di ba para sa kanila rin. Tsaka marami dito sa Israel na pagdating dito, eh nakakalimutan yung pamilya doon. May subscriber ako na hinahanap pa yung ano, pinapa-shoutout pa yung asawa na oh, kumustahin mo naman yung anak mo, yung asawa mo. Hindi na siya, wala na siyang communication. So dapat kailangan proper communication. Hindi mo naman parang aso yan na iiwan na lang sa Pilipinas na hindi ka na magpaparamdam. Yung parang yun nga ang aso eh, maiisip mo pa yan kung kumain na ba yan o ano. Tapos yung anak mo, dugo mo, asawa mo, iiwan mo na lang na basta-basta na walang paalam tapos makikipagsama ka dito sa ibang ano. Very, very wrong. Diba? Oo, marami pong ganun eh, marami. May mga ganun dito. Opo. So, nakakalungkot. Yung, ano nga, yun nga, yung sabi ko, yung aso nga, naiisip mo pa. Eh, buhay binata pagdating dito, oh, buhay dalaga. Marami dito sa Israel. So, kaya, mag-ingat sa, ano, mga bagong caregiver na nag-a-apply dito. Mag-ingat sa pangako. Mag-ingat sa mga, ano, yung mga ganyan na nangyayari. Marami nasisirang pamilya. Pag nasira na yung tiwala nung isa, may gumawa, tapos nasira na yung isa, magdududa na, pagkatapos ng pagdududa, pag-aaway, pagkatapos ng pag-aaway, pag-iiwalay, yun. Kawawa yung mga bata kasi ako, isa ako sa, ano, mga pamilya na broken family. Kasi kawawa yung mga bata. Ako nasanay na ako na walang magulang, lumaki akong walang magulang, kaya masasabi ko na independent ako, kaya lumakas, pasalamat lang sa Diyos na lumakas ang loob ko na nakaya na yung magkakapatid na kahit iwalay ang aming mga magulang, eh lumaki kaming matitino.
Yun lang. So, tiwala at saka respeto. Yun. Very good. Ang galing. Ang ganda ng mga sagot po nila. So, meron pa po kayong idadagdag? I guess, okay na. Okay. So, yun po. Yun po yung may papayo namin sa mga... Iwasan si Tulpo ka. Oo, oh, iwasan si Tulpo kasi pang-core na ata na Tulpo ang Israel dahil sa mga ganyan. Pero, syempre, bilang mga nandito po sa Israel, nakakalungkot po na... May mga nasisirang pamilya. May mga nakikita kami na gano'n. As much as possible, i-save ang pamilya, huwag hayaang masira kasi kawawa talaga yung mga bata. Kasi pumunta tayo dito sa Israel para magtrabaho, yeah. Hindi naman maghanap ng motek, mag-ipon. Motek dito is parang magtrabaho, mag-ipon. Motek is sweetheart, para sweetheart yan. Love ganyan. Tsaka para hindi kayo siguro mawala. Communication, number one talaga, communication. Tsaka makahalata mo naman sa asawa mo, sa boyfriend. Oh. Sa girlfriend mo kung nagbabago. Oh. Pag nagbago, ibig sabihin, may bago. Oo nga. So that's it. Ang ganda po ng mga sinabi ninyo. Thank you very much. Please subscribe to my YouTube channel. It's Steve SERQUÑA po. Okay, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya Makto, huwag kalimutan. At saka Orlie Win po, maraming salamat. Okay, bye! Enjoy ako dito sa topic na to. Bye! Bye, thank you for watching. Bye! Bye! Okay, next! Next! Grabe! Ame, sino next?